Magandang araw po, magandang gabi, magandang hapon sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Freddy Legazpi sa Facebook at at Filipinos, America Blog in YouTube channel. Okay, and if you haven't subscribed to my channel, please press this red button below and you are so already subscribed by that and it's all free. And if you haven't make some comment, please do make comment in English or in Filipino. And at the same time, give me a big likes. Okay, shout out to all the Abricats and to all Filipinos there in the Philippines as well as all over the Filipino workers. They're in the Middle East, in Taiwan, in Singapore, and in other parts of the world. Mabuhay kayong mga overseas Filipino workers, including here in the United States. Okay, including in here in the United States, the U.S. Filipino who are contributing much to the development of the Philippines. The Philippines through its remittances, $36 billion annually. Yan ang pinaka-latest report natin, mga US Filipino. Malaking bagay ang ginagawa natin sa Pilipinas, most especially nurses. Okay? Malaki ang biyaya. Okay? Ngayon, mabalik tayo dito sa... Tapos na ako doon sa mga commentary ko regarding showbiz. Now, balik naman tayo sa politika. Sa politika involving involving West Philippine Sea. By the way, I would like to read this mga pailailang na mga comments nyo, no? Ito sinabi ni Alberto Solon. Alberto Solon, ang sabi niya to all Filipino, ni-apply ng China ang estratehiya ni Xiong Su, ginamit ng China na art war. If your enemy is large enough to fight, then you have to divide them. Ginamit na nila si Robin Padilla para magkawatak-watak tayo. Wala yung taong yan. Pangkwarta lang yan para hihina tayo. May katwiran siya. Okay? Yan po ay according to Alberto Solon. Meron pa po tayong nababasa rito. Ito naman po ay kay user BB, no? 2SH, okay? Yang Robin Padilla ay katumbas or katulad ng makapili nung panahon ng hapon. Lahat ng mga iyan, Duterte, Robin, si Mamba ng Cagayan, yung governor ng Pabayan, ay puro galit sa Amerika. Bakit kaya sila nagagalit? Ang alam ko dyan U.S. denied visa. Bakit U.S. denied visa? Ay, tanong natin sa U.S. Embassy, bakit hindi sila makapasok dito sa Amerika? Yan o. Meron na lang isa, no? Isa na lang. Ang sabi ng isa nito is, ay meron dito, no? Sabi ni user, LK9KT6PL, okay? Isa po siya sa mga Judas at makapili sa pabor ng China. Salamat po. E sino ba yan? Hindi si Robin, okay? So, yan po ang ilan lang sa mga binabasa ko po sa lahat ng mga nagbibigay ng comment ay babasahin ko. Okay? At para maparating natin ang mga salobin nyo, lalo na sa issue ito, political issue. Ang West Philippine Sea ho ay dapat nating ingatan, mga Pilipino. Okay? Ingatan natin yan. Sapagkat yan ay malaking bagay na ginagampanan sa ating pagkabuhayan dyan sa Pilipinas. Most especially yung Scarborough Shoal. Yung Scarborough Shoal, dyan malapit sa Zambales yan. At maraming isda dyan. Pag yan ay nakontrol ng China, ay mawawalan tayo ng kabuhayan, lalo yung mga taga-Zambales, maghihirap sila. Diyan maraming mina ng mga isda, diyan sila naglalagi. Yan meron kasi malaking lagod diyan eh. Diyan open ground sea yan, kahit sino pwede mangisda. Inaangkin ng China. Yan ang mahirap, ano?
at binubuli. At yan ang huli kong balita, ay binubuli pa rin. Hindi tumitigil ang mga Chinese militia at Chinese Coast Guard na itaboy ang ating mga mangingisda. Kaya at nananawagan sila sa Philippine Coast Guard at even Philippine Navy to protect our fishermen. Okay, pati ang BFAR, continue na suportahan natin ito. Okay? Sapagkat ito ay pag ito ay nawala, malaking kawalan talaga sa mga kabuhayan ng probinsya ng Zambales. Okay? Yeah. At marami dapat ngayon reseso ngayon ng Senado. Dapat sana magkaroon na sana ng continuous hearing pa rin to. Ha? Kung pwede si Pangulong Bongbong Marcos tumawag ng kung pwede kaya na tumawag ng special session para ito ay patuloy na magkaroon tayo ng special hearing tungkol dito sa West Philippine Sea. Sapagkat iilan lang sa ating mga senador ang nadidinig natin na lumalaban at nagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas dyan tungkol sa West Philippine Sea. Ang susunod dyan ay yung Philippine rice. Philippine rice na nasa kabila lang. Inaangkin din ng China yan. Maniwala kayo sa akin. At ito ang ating sa pag-iingay natin, tuloy-tuloy natin ang pag-iingay, tinatawagan ko lahat ng vloggers. Mag-concentrate tayo dito. Tulungan nyo kami na ipagtanggol ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Okay? Lalo dyan sa Ayungin Shoal na sinira ng China yung ating seabed dyan. Sinira ng China ang seabed. Kinuha nila ang mga sea corals natin. At how many years will it take for that sea coral to go back to its original status? Yan o, ano. Yung mga si Loren Legarda, senador. Ano ba nangyari sa iyo, senador? Tumahimik kang bigla. Akala ko ba maka-environment ka? Bakit pagdating dito tahimik ka? Ah, yan o si Loren Legarda. Tahimik na tahimik. Habang kaya mga kababayan, kailangan ituloy natin ang ating pag-iingay sapagkat nakatanggap na ho tayo ng mga suporta lalo na sa ating kaibigan ang Estados Unidos at ang Canada, Australia, Thailand, Japan, Korea, European Union at ang even Malaysia ay sinusuporta tayo at ang Vietnam. Okay? Maraming salamat sa mga batsang nakikipagkapwa tao sa atin at sana ay tulungan natin kayong mga tao na suportahan ang gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipagtanggol ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. At yung mga pumupuna kay Pangulong Marcos, itigil nyo na yung pag-iingay nyo. Kayo, pag hindi nyo itinigil, kayo mabibilang sa mga traidor ng bayang Pilipinas. Itigil nyo na ho yan sa Facebook. Wala akong mangyayari sa inyo. Okay? At ito ay kasi kung di natin titigil yan, lalong lalakas ang loob ng China na pairalin ang kanyang 10-dash line at maraming parte ng Pilipinas ang mapapa sa kanya. Okay? Okay. Yan sana. At ang isa pang pinakamaganda ay ang suggestion ni Congressman Lagman na magkaroon tayo ng economic sanction against China and campaign it to all other countries kasi masyado nang inaabuso ng China ang kanyang kapangyarihan upang sakupin halos lahat ng bansa sa Southeast Asia. Yan o. Okay? Okay. Ma. Ito naman o. May naulinigan kami na merong anti-graft cases na isinampa kay dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ito ay tungkol sa graft and malversation of Malampaya scam. Yung bang ano natin dyan sa may Palawan. Yeah, may malaking ano yan. At ang mga complainant ay malalaking businessman. Okay? Yan o. Tingnan natin kung ano mangyayari sa graft case na yan. Sinampa kay dating Pangulo at na ngayon ay representative. Gloria Macapagal Arroyo. Okay?
At ang isa pa ay ang ating mga mangingisda diyan sa Zambales, tulungan natin sila. Huwag tayong tumigil ng pag-iigay. Ngayon pa nakuha na natin ang maraming simpatya buhat sa iba't ibang klase ng gobyerno sa buong mundo. Ito ang iyong lingkod, Freddy, nagpapaalam. For the meantime, Freddy Legazpi sa Facebook at sa YouTube at Pilipino sa America Vlog YouTube. Okay? At sana ipagdasal natin ang ating bansa, Pilipinas, upang matapos natin ang lahat ng sigalot na ginagawa sa atin ng China sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard, at maging sa Philippine Navy. At mabuti na lang at nandiyan ang Amerika na sumusuporta sa atin. Pinakamalakas ang Amerika. Kaya, Robin Padilla, sorry ka na lang. You are a total failure. Okay? At marami nang nagagalit sa'yo. Okay? Okay, till we'll meet again. The next time of my blog will be in a matter of hours only. I'll see you then. In God we trust, never hold your peace.